Sa punto pong ito, makakapanayam naman po natin si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya. Kaugnay naman po ng naganap pa rin lindol sa Visayas. Magandang hapon po sa inyo, Secretary Abaya. Si Kirby po ito, sir. Hi, Kirby. Good afternoon. Magandang hapon din sa mga tagapakinig po. Apo. Secretary, ano po ang direktiba po ng DOTC matapos po yung naganap na pagyanig po sa ilang bahagi po sa Central Visayas? Well, kagad po namin tinawagan ang PPA at saka CAP para i-assess yung ating mga pasilidad. So, particularly yung mga seaports po natin at saka airports po natin. Ganun din ang Coast Guard ay nag-issue ng no travel order magsamantalang para siguraduhin lang na wala bang tsunami threat dito. Tila yata na lift na yun. Regarding sa airports po natin, ang Tagbilaran at Mactan Cebu ay fully operational. Okay po. At 10:30, nagsimula na ang operation sa yung dalawa, mas maaga pa ngayon sa Cebu. Sa ports naman po, ang Cebu Port ay minimal lang ang damage niya, so nananatiling bukas. Ang Tagbilaran Port, ang siyang medyo malaki ang damage po niya. At patuloy yung ina-assess po yan ng PPA. Ganun din yung alternative ports sa Bohol, yung mas malilit na ports. Iba ay yung isa ay maayos naman, yung isa ay may damage yung ro-ro ramps po nila. Opo. Secretary, nabanggit niyo po na meron pong mga initial damage po na naitala po sa mga pantalan at paliparan. Sir, after po na maitala po itong mga crack na ito, ano po ang susunod po natin gagawin para po maisaayos at maibalik po? O hindi po makaka-apekto po ito sa mga normal na pag-alis at pagpupunta po dyan sa mga lugar na yan, sir? Well, of course, kung Tagbilaran, kung malaking damage, hindi kagad mabubuksan yan. Ang mahalaga ay ma-assess kagad, gawin ng program of works. At tingin ko yung PPA may kakayahan naman at may pondo na i-repair po kagad to. Sir, nabanggit po kanina na ilang biyahe po ng eroplano ito pong nakansela. Pero sa ngayon po ba, as of yung nabanggit niyo po, diretso na po ba ulit ang mga biyahe po ng mga eroplano dyan po sa may bahagi po ng Tagbilaran at sa airport po ng Bohol? Opo, since 10:30, fully operational ang Tagbilaran at saka Cebu. So wala na pong dapat problema yan if may flight ka po coming from Manila to both Tagbilaran at Cebu yung pabalik ng Manila at kung saan mang destination pa na magaling Tagbilaran or Cebu. So sa Cebu lang, medyo nag-pon yung mga pasahero doon, so may tested. Pero ngayon na operational na po, tingko dahan-dahan po maibsan na po yung congestion po doon. Sir, meron na rin po ba kayong natanggap na report kung meron po tayong mga kababayan na na-stranded po dyan po sa mga pantalan or sa mga airport po na yan, sir? Well, sa airport, tulad na sabi ko, merong medyo na-stranded dahil nung hindi pa open, siyempre nakansela tila yata mga dalawang flights. Pero sir, yung palad sa Cebu Pacific, magpapadali ng additional plane. So kung sakali sa ibang flight, then maayos na po yan. Kung merong pong biyahe galing Tagbilaran, obviously, doon sarado ang pier, then may na-stranded po yan. Kaya wala naman malaking report na maraming pasayarong na-stranded. At bilang panghuli na lang po, Secretary, ano po ang inyong mensaheng maiiwan po sa ating mga kababayan sa mga oras na ito, sir? Well, siguro patuloy tayong magbantay kung lalo po kung nandiyan ka sa affected area. Siguraduhin na ligtas, huwag tayong mag-risk kung magbakasakali. Siguraduhin clear yung mga buildings na safe na pasukin mulit. At huwag tayong mag-panic. Wala pong tsunami alert. And narinig ko rin pong mga taga-Philvolt sa ganitong klaseng earthquake ay almost nil ang probability of tsunami. So mahalaga dito ay maging cool at banayad ang disposisyon. At tulungan po natin ang ibang kababayan natin na apektado po nito. Alright, maraming salamat po, Secretary, sa update po na ibinigay niyo po sa ating mga kababayan. That was Secretary Emilio Abaya po ng DOTC.